Okay, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli kay Ate Alma na nanggagaling pa ng Davao. And she is with us this morning. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating Confession of Faith. At nandito na po tayo sa Chapter 8, Paragraph Number 6. Yeah, Chapter 8, Paragraph Number 6. And it's so amazing that we are taking this because it is really connected to our expository series in the book of Romans. Meron po talaga itong kaugnayan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagkakasundo ng lumang tipan at ang bagong tipan. That's paragraph number 6 of chapter 8. Babasahin muna natin ito. Ang halaga ng katubusan ay hindi agad binayaran ni Kristo hanggang sa siya ay nagkatawang tao. Gayunpaman, ang halaga, bisa at kapangyarihan kapakinabangan ng kanyang pagtubos ay ibinigay sa lahat ng kanyang hinirang sa lahat ng panahon mula pananglalangin ang sanlibutan. Ito ay naganap sa pamamagitan ng mga pangako, halimbawa at sakripisyo na sa mga ito siya ay nahahayag. Siya ay itinuring na binhi ng babae na dudurog ng ulo ng ahas, ang diablo. Siya rin ang kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. At siya rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Okay, yun po ang ating Confession of Faith, paragraph number 6 of chapter 8. Now, nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin ang covenant of redemption. Ang covenant of redemption between the Father and the Son. Kailan po nangyari yung tipan or yung covenant of redemption ng Ama at ng kanyang anak bago pa man itinatag ang sanlibutan. We identify that as eternity past. And last Sunday, ang message po natin last Sunday sa morning sermon is that ang doctrine of justification by faith is not a new doctrine. It's not a new doctrine. Hindi ito doktrina na inimbento lamang ni Apostle Paul. At pinatunayan ni Apostle Paul na maging si Abraham din. Si Abraham ay ganun din ang kanyang justification in the sight of God. He was reckoned as righteous in the sight of God by faith. And Abraham believed in God and it was credited to him or reckoned to him as righteousness. At nangyari ito bago pa man sinircumcised si Abraham. Tinuli si Abraham. So, the believers of the Old Testament, si David din, kinote ni Paul sa Romans chapter 4, the believers of the Old Testament were justified in the same way, in exactly the same way as the believers in the new covenant are justified. Pareho lang. And what is that justification? That is justification by faith in Jesus Christ. Sila po ay inaring ganap dahil sa kanilang pananampalataya sa Mesiyas na darating. Nakita nila lahat. Abraham saw the day of the Lord Jesus Christ and he rejoiced in it. John chapter 8, pinaliwanag iyon ni Jesus sa John chapter 8. Nakita nila lahat sa pamamagitan ng sacrifices. So, kailangan ma-distinguish natin ang effectuality or ang bisa ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Kailan nagkabisa ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo? Well, ang sagot, according to chapter 6, mabisa na ito buhat pa noong eternity past. Hindi pa man itinatag ang sanlibutan, mabisang mabisa na
ang alay ng ating Panginoong Hesukristo, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Say for example, meron pong actual happening or actual sacrifice na ginawa ang ating Panginoong Hesus. Kailan yun? 2,000 years ago. Doon sa cross ng Kalbaryo. Yun yung actual na pag-execute ng matagal ng pinanukala. Pag sinabing matagal ng pinanukala, I mean, pinanukala ng Diyos even before the foundation of the world. Yung panukala na yun, ang ipinanukala ng Diyos in eternity past, hindi natupad kagad, meron pong actual na katuparan doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? Pero, it was already considered as a done deal. Tapos na ang usapan. Kasi dinescribe si Jesus Christ in the Bible as the Lamb of God that was slain even before the foundation of the world. Kailan siya ipinako? It's already done deal. Kahit hindi pa po nangyari yung actual na execution ng plano, but it's already done. Hindi na pwedeng mabago pa. The Son of God has volunteered even in eternity past to offer himself as a ransom for sinners. Bago pa ang lahat-lahat. It's already done deal. Tapos na po ang usapan. Meron lang actual execution of the plan of God. Now, kailan po nangyari yung bisa ng sacrifice ni Jesus? Nangyari ba na naging mabisa ang kanyang sacrifice pagkatapos ng actual na pagsasakatuparan? Meaning to say, saka pa lang na justified ang mga elect pagkatapos ni Jesus, actual na isinagawa ang matagal nang ipinanukala even before the foundation of the world? The answer is no. Ang bisa ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, yung kabayaran para sa lahat ng kasalanan, ay hindi nag-umpisa noong actual na ginawa ni Hesus ang pag-alay ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo, kundi ang bisa noon ay buhat pa man noong umpisa. So, how was Abraham justified? He was justified by the blood of Christ. Kahit hindi pa man nangyari yung actual na pagpapadanak ng dugo ni Hesukristo, but he saw it and he believed it. At ipinapahayag ito ng Panginoon sa lumang tipan by means of types and shadows, by the sacrifices doon po sa templo. Hindi po yung mga dugo ng tupa at kambing doon sa templo ang naglilinis ng kanilang kasalanan, kundi yung ipinopoint noon, yung sinisimbolize ng mga yon, ang paparating na Mesiyas. So sana po ay madistinguish natin ang pagkakaiba ng actual execution of God's plan at ang bisa ng panukala ng Diyos. Ano ang panukala ng Diyos? Na merong substitute para sa kasalanan. Or substitute, merong alay, merong pampalubag loob, merong pagpawi ng galit. Yun ang panukala ng Diyos. Ipinanukala ng Diyos even before the foundation of the world. At ang bisa noon, nag-umpisa na, buhat noon pa man. Kahit hindi pa nangyari yung actual na pag-aalay ni Kristo ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. So yun po ang buong summary ng paragraph chapter 6. How was Amos? Or how were Amos, Isaiah, Zephaniah, Micah, Daniel, and all of the elect of the Old Testament, Elijah, how were they justified? How were they saved? They were justified exactly by the same blood of the Messiah as we are justified now. Wala pong pagkakaiba. Kaya hindi po totoo yung itinuturo ng mga dispensationalists na ibang paraan ng kaligtasan noon at ibang paraan ng kaligtasan ngayon. Meron talagang classic dispensationalist na ang kaligtasan noon ay by law at ang kaligtasan ngayon ay by grace.
I mean, that is a classic dispensationalism, and it teaches a very changeable God. Na ang Diyos ay mayroong plan A, plan B. Hindi nangyari, hindi epektibo yung plan A, kaya nagpanukala ang Panginoon ng plan B. No! Hindi po talaga yun. Yung classic dispensationalism na itinuturo ng marami sa amin doon sa Mindanao, meron talaga kaming kilalang grupo na classic dispensationalism. Ang sabi po nila, the dispensation of grace was just accidentally inserted. Aksidente lang na in-insert. Wala sana iyon sa plano ng Diyos, pero dahil ni-reject ng Israel ang Mesiyas, binato nila si Esteban, and Esteban was filled with the Holy Spirit, and blasphemy against the Holy Spirit is an unpardonable sin. Sabi nila, kinunek nila yun eh. And Stephen was filled with the Holy Spirit at that time, and because of that, after Acts chapter 7, accidentally, wala sana sa plano ng Diyos, accidentally, in-insert niya ang dispensation of grace. Very wrong. Malachi chapter 3 verse 6, I, the Lord, your God, do not change. James 1:17, in the Lord, there is not a single trace, not a single shadow of turning. Walang pagbabago ng kanyang panukala. Ang kanyang panukala, even before the foundation of the world, until now, it's the same. Justification is the same by the blood of Christ. Redemption is the same by the atonement, by the substitutionary death of Christ. Pardon is the same. Sanctification is the same, and that is by the blood of Christ. Romans chapter 4, verses 1 hanggang sa 9. Binasa natin. Hindi muna natin ito babasahin kasi yun ang teksto natin mamaya sa ating preaching. Romans chapter 4, verses 1 to 8 tayo mamaya. Galatians chapter 4, verses 4 hanggang sa 5. It's so amazing. Of all the times na isa Sunday school ito, ngayon pa na nagsisiris tayo sa Romans chapter 4. Ang Panginoon, in His providence, ay pinagtagpi-tagpi niya ang lahat ng pinag-aralan natin dito sa Salitran Covenant Bible Church. Galatians chapter 4, verses 4 hanggang sa 5. Ang sabi dito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukup bilang mga anak. So in the fullness of time, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kahit kararating lang ng ating Panginoong Hesukristo at the time of the Apostle Paul's writing of the Epistle to the Galatians, kahit recent happening lang iyong pagdating ni Jesus at pagpako sa kanya doon sa cross ng Kalbaryo, pero sinabi ni Paul at sinabi ng Biblia na matagal nang mabisa ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ipinanukala yun o ipinahayag sa pamamagitan ng mga pangako. Ito ay naganap sa pamamagitan ng mga pangako, halimbawa at sakripisyo na sa mga ito, siya ay nahahayag. Siya ang itinuring na binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Genesis chapter 3 verse 15. I hope that you are already aware that this is the first gospel message in the Bible. Pagkatapos mahulog ang tao sa kasalanan, pumasok na kaagad ang good news. Pumasok na kaagad ang good news. Naputol ang ugnayan ng tao at ng Diyos dahil sa pagsuway ng ating unang mga magulang. Right then and there, ang Panginoon ang nagbigay ng solusyon. Genesis 3:15. Magkakampi na si Satanas at si Adan at saka si Eva after the fall. Talagang magkakampi na sila.
at ang Diyos at ang tao ay magkaaway, magkalaban na. But right then and there, anong ginawa ng Panginoon? Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. So yung partnership ni Satanas at saka ng babae na kauumpisa pa lang, pinutol na ng Diyos. Meron ng pagkapuot sila laban sa isa't isa. At sa inyo, sa iyong binhi at sa kanyang binhi. So it's talking about the seed of the woman and the seed of the serpent. Meron ding pagkapuot laban sa isa't isa. At di ba ito ang nangyayari sa lahat ng panahon? The children of Satan and the children of God ay merong enmity. Merong pagkapuot laban sa isa't isa. When we pass by the company of revilers and sinners, they are uncomfortable with our presence. They do not want to have anything to do with us as much as possible. They do not want us to see what they are doing, because our presence alone really makes them uncomfortable. Ang presensya natin ay hindi sila mapakali, and that is why they do not want our company. Merong pagkapuot laban sa isa't isa. Ito ang dudurog at sa iyong binhi at sa kaniyang binhi. It's talking about singular seed. Hindi mga binhi, pinaliwanag ito ni Paul sa Galatians, kundi singular seed. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Okay, so sino ba ang binhi na ito? Well, pinaliwanag ito ni Paul sa Book of Galatians. Si Jesus Christ po ang binhi. At talagang nag-grammar lecture pa si Paul sa Galatians. Please find that chapter. Is that chapter 3? Galatians? Please find that chapter. Hindi, may grammar lesson si Paul. Meron siyang kaunting grammar lesson, plural and singular noun. At pinatunayan niya na hindi yon generic, kundi talagang napaka-specific na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Galatians 3:16. Ang sabi po dito, verse 15, mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao, kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. So it's talking about a singular seed. It was first revealed by God to Adam and Eve in Genesis 3:15. And it was reiterated again to Abraham in the Abrahamic covenant. It's talking about a singular seed. Sa pamamagitan ng binhi mo, the whole earth will be blessed. At pinaliwanag ito ni Paul that it refers to none other than the Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 10 and 11. This is what the Word of God says. 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Nakita na ito ng mga propeta. Talagang nakita nila na mayroong biyayang darating. At doon sila kumapit at doon na sila nanampalataya. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Yung suffering ng coming Messiah, nakita na ng mga propeta. Hindi lang maaring blurred or maaring basta nakita nila.
na yung biyaya na darating ay magdurusa. At pagkatapos ng kanyang pagdurusa ay mabibigyan siya ng kaluwalhatian. Nakikita na nila yon sa pamamagitan ng mga types and shadows, mga rituals, nakikita nila sa pamamagitan ng kapahayagan. I would say, iba't iba siguro ang degree ng kanilang nakikita, iba't iba siguro ang degree or antas ng kanilang pananaw sa biyaya na darating. Meron sigurong iba sa kanila na nakita nila ng very blurred, pero nakita pa rin. Merong nakita ng mas maliwanag, katulad ni Isaiah. Di ba nakita ni Isaiah? Sa Isaiah chapter 53. Of all the books in the Old Testament, I tell you, Isaiah is one of the books that are that is really filled with messianic prophecies. Starting with the virgin birth, di ba? Isaiah chapter 7. And then, yung kanyang title, Wonderful Counselor, Isaiah chapter 9. And then, nakita din yung suffering servant, Isaiah chapter 53, at marami pa. Book of Isaiah. Nakita nga ni Isaiah si John the Baptist. Behold, the voice of the wilderness. Nakita ni Isaiah yon. So, si Isaiah, isa sa mga propeta na mas maliwanag yung kanyang nakita. Of course, maliwanag din yung nakita ni Abraham. Ang nakita ni Moses, talagang maliwanag kasi doon po nilay down yung lahat ng mga rituals, mga types and shadows. Maaring si Micah ay maliwanag din ang kanyang nakita dahil nakita niya ang Bethlehem, Ephrata. And would you believe na nakita din yun ni Balaam? Would you believe na nakita din yun ni Balaam? Hindi ko alam po nakita ba talaga ni Balaam kasi meron kasing suggestion sa Biblia na ang nasa puso ni Balaam at yung kanyang lumabas sa kanyang bibig ay curse, pero habang nag-curse si Balaam sa Israelites, dinivert ng Panginoon, parang di-reverse ng Panginoon ang lumabas sa kanyang bibig na instead na curse ay blessing. So I don't know kung nung binigkas ni Balaam yung mga pagpapala niya sa Israel, I don't know if his heart and mind were really cooperating. Because there is also a passage in the scriptures na nagsasabing, iba ang laman ng kanyang puso, pero iba ang lumabas sa kanyang bibig. I don't know if if Balaam was just a passive channel of divine prophecy. Pero nabigkas ni Balaam na out of the company of the Israelites, a star will arise. And that refers to Jesus Christ. Nasa book of Numbers yan. Basahin na lang yun. Numbers 23, 24, 25, 26. Nakita mo, Jeff? Anong passage? Numbers 24, verses 15 to 17. Si Balaam po ay isang false prophet. False prophet. Pero lumabas sa kanyang bibig. Now, kung merong isang tao na medyo nakatikim ng biyaya ng Ebanghelyo, medyo nakatikim, si Balaam na yon, pero hindi po siya ligtas. Dahil pagkatapos nito ay hinimok niya ang Israel na magkasala. Numbers chapter 24, verse 16, 15 and 16, 24. Ngayon ako'y pupunta sa aking bayan, pumarito ka at aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw. At binigkas niya ang kanyang talinghaga na sinasabi, ang sabi ni Balaam na anak ni Beor, ang sabi ng taong bukas ang mga mata, ang sabi niya na nakarinig ng mga salita ng Diyos at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan, na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat na nakalugmok ngunit bukas ang kanyang mga mata. Aking nakikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking pagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab. This is
may language ito sa Genesis 3:15, di ba? Dudurugin ang ulo ng serpente, ng ahas, at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. So you see, even the false prophet Balaam had the privilege of seeing the coming Messiah. Hindi ito elect, ha? Hindi ito elect. This was a false prophet. Hindi kailanman ito naligtas. Pero nakita niya. Ang difference is nakita niya, pero hindi siya nanampalataya. Hindi siya kumapit, hindi siya sumuko. May mga tao na intellectually nakita nilang message ng gospel, nakita nila na sila ay makasalanan, nakita nila na mayroong paghahatol, at nakita nila na ang kaligtasan ay nakay Kristo lang. They see it, but they have never availed of the benefit of the gospel because they love darkness rather than light. Nakita nila, katulad ni Balaam, pero hindi sila ligtas. Now, kaibigan, hindi po sapat yung makita mo ang katotohanan na ikaw ay makasalanan at ang good works mo ay hindi magliligtas sa iyo kailanman. Hindi sapat na makita mo na si Kristo lamang ang Diyos at tagapagligtas. 100% God and 100% man, who alone is able to save any sinner who comes to Him. Hindi sapat ang makita mo yon intellectually. Dapat kang lumapit sa Kanya sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Dapat kang magtiwala kay Kristo. Take it personally. Avail of the blood of Jesus Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Baka mauwi ka kay Balaam at kay Judas. Nakita ni Judas na siya ay nagkasala at makasalanan. Nakita ni Judas na si Kristo ay inosente, pero hindi siya nagsisi. Nag-self-medicate siya. At ang kanyang self-medication, nagpatiwakal si Judas. Peter also saw his sinfulness, but instead of running away from Jesus, turning away from Jesus, ang sinabi ni Peter, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe that you are the Messiah, the Son of the living God." John chapter 6, verse 66 hanggang sa 69. Okay? Apokalipsis chapter 13, verse 8. Siya rin ang kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sinabi ko na sa inyo, it's already a done deal. It's already past tense. Kahit hindi pa actually na-executed yung plan doon sa cross ng Kalbaryo, but it was already done deal. At pagkatapos noong done deal na ito, in eternity past, ang bisa noon ay nag-umpisa na. Kaya ang pananalita dito ay past tense. Revelation chapter 13, verse 8. Sabi po dito, "At ang lahat na naninirahan," tama ba ang binasa ko? "At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya, ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan." Sino ang sasamba sa beast, sa Antichrist? Ang lahat ng sasamba sa Antichrist ay yung mga pangalan na hindi naisulat sa aklat ng kordero. At ano ang description ng kordero na ito? Na pinaslang kailan? Buhat ng itatag ang sanlibutan. So even before the foundation of the world, Jesus Christ was already slain. I mean, not actual execution because it took place at Calvary 2,000 years ago, but it's already a done deal. There could be no more thwarting and no more compromise. Covenant has already been signed and sealed by the Father and the Son and the Holy Spirit, I should say. It's already done deal. At nag-umpisa noong silyado na natipan, ang bisa din noon ay nag-umpisa na. Kaya ang mga mananampalataya sa Old Testament ay naligtas
ng exactly the same way na tayo ay naligtas sa new covenant. And that is by the blood of the Lamb. Again, nakita iyon ng mga prophets. Nakita nila yon. Nakita ka ni Balaam, mas lalong nakita ng mga mananampalataya. Nakita nila. At doon sila kumapit at doon sila nanampalataya. Mapalad tayo dahil nakita natin ito ng mas maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Mapalad tayo na kahit si John the Baptist na binansagan ni Jesus na pinakadakila sa lahat ng mga propeta, the greatest of the prophets, because John the Baptist saw the actual face of the Messiah. Pero kahit tayo na mga hamak lamang sa kaharian ng Diyos, mas dakila pa kaysa kay John the Baptist, mas mapalad pa dahil nakita natin ang kabuuang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo na tanging Diyos at tagapagligtas na hindi nakita ni John the Baptist. Bagamat siya ay malapit na malapit, pero hindi niya nakita ng buo kasi marahil ang nakikita pa rin ni John the Baptist ay ang kaligtasan ng sambahayan ni Israel. Siguro hindi. Nakita ni John the Baptist na not all Israel belong to the Israel of God. Nakita niya na hindi pwedeng ipanggigiitan ng mga Hudiyo na sila ay anak ni Abraham and therefore automatically they are part of God's redeemed community. Nakita yun ni John the Baptist na hindi na siya yung by genealogy na ang mga tao ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kasi sabi ni John the Baptist, God can raise up children of Abraham from these stones. Nakita na, the axe is laid on the root. Puputulin na ng Panginoon. Pero maaring ang tinutukoy ni John the Baptist noon ay mula pa rin sa sambahayan ng Israel. Maaring hindi pa niya nakikita yung worldwide coverage ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Na nakikita naman ng mga prophets, katulad ni Amos. Diba nakita ni Amos sa Amos chapter 9? I will call them who are not my people, my people. Na kinote din ni Peter sa Acts chapter 15, sa kanyang exposition. Ni James pala, kinote ni James. Nakita yun, nakita ng iba. At na ang worldwide coverage. Pero mas nakikita natin, purihin po ang ating Panginoon. At si Kristo, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo ay parehong kaligtasan, yesterday, today, and forever. Conclusion, we must reject dispensationalism. By all means, we must reject dispensationalism. Dispensationalism is a blasphemous doctrine that teaches a very changeable God. Diyos na nagbabago, na merong plan A, plan B. Very changeable God. But our God is not changeable. Ang kanyang paraan ng pagliligtas ng mga makasalanan ay pareho, yesterday, today, and forever. At kaibigan, kung ikaw ay maliligtas, it's by the same means, it's by the same sacrifice of Jesus Christ. Avail of that sacrifice. Come unto Him in repentance and faith and believe that no matter how black your sins are, they will be white as snow. Only come to Him, only believe in Him as your Lord and Savior. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, dahil ipinakita ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo sa amin ng maliwanag na maliwanag. At naunawaan namin na ang paraan ng kaligtasan buhat noon hanggang ngayon at hanggang sa pagbalik ninyo ay pareho lang. Walang pagbabago. Walang pag-iiba. Because there is only one God and that one God doesn't change.
there is only one way of salvation, and that is through the substitutionary sacrifice of Jesus Christ. And we praise you, O God, because we are standing on a solid ground. Hindi pa bago-bago, matibay na bato ang aming sandigan, ang aming Panginoong Hesukristo. At ang sino mang makasalanan na lumapit sa Kanya, maging ngayon din, ay mapapatawad totally, aariing ganap totally, and his or her name will be written in the book of life. Naway nangyari ito ngayong umaga, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.